Hello viewers, welcome sa isa na namang Cake Decorating video. So pag-uusapan naman natin today, food cost plus markup or tubo, yun na ba yung selling price? So this is my point of view regarding kung paano ka magpipresyo ng iyong product. Regardless kung ito ay pagkain, ito ay mga pagkain na kinakain like yung mga niluluto or ginagawa na cake or any items na related sa food. So, please guys, pag-aralan nyo yung tamang pagkuha ng selling price. Imagine nyo, bumili kayo ng mga ingredients sa supermarket or sa supplier nyo or sa palengke or sa SM or minsan sa online shopping website pa. Okay? Example, in my side, cake and frosting ingredients such as cake flour, butter, eggs, baking powder, cocoa powder, sugar, vanilla extract, oil, milk, etc. Yung pagbibili nyo pa lang, 1 hour to 2 hours plus yung pamasahe nyo or yung shipping fee. Okay? Preparation and baking time, almost 2 hours yan. Tapos maghuhugas ka pa ng pinaghaluan mo ng cake batter, yung mga pans, utensils. Isama mo yung cost ng dishwashing soap, yung water, yung gas or electricity kung gamit mo is electric oven. Preparation ng frosting, cost ng ingredients na ginamit mo sa frosting. Butter, egg, sugar, vanilla, etc. Electricity sa paggamit mo ng mixer. Tapos i-chilled mo pa siya sa ref. Tapos hugasan mo yung mga utensils na pinagamitan mo. Preparation ng paggawa ng decorations like yung fondant, food colors, skewers, cornstarch, other edible decorations and non-edible flowers, wires, etc. Cake assembling, cost ng packaging mo like yung cake board, cake box, ribbon, sticker, candle, staple wires, glue stick, scotch tape, and other packaging items like yung disposable piping bags na ginamit mo pag-pipe ng cake, ng icing, yung kitchen towel, yung wet wipes, okay? Labor, ilang oras mo gagawin per cake? How much yung standard rate mo? Yung basic hour rate ngayon is around 62 ba to 70 pesos if I'm not mistaken. Yun yung mga regular employee. What if skilled worker ka? With degree, with professional experience. Depends yun sa area rate or i-charge mo. Not all of us na nagawa ng cake is by skills. Natutunan nila yun by practice lang. Yung iba sa atin, nag-aral talaga. Nagbabayad sila ng 50,000 to 500,000 pesos para sa mga exclusive schools para lang matuto. Nag-undergan sila ng training. Nagbabayad sila ng 3,000 to 10,000 pesos para lang matutunan yung mga skills. Nagbabayad sila ng personal training ng mga ibang chef or cake decorator para lang matutong gumawa ng mga fondant toppers, 'di ba? So nag-i-invest sila para matuto ng skills. Utilities, yung rent mo kung nagre-rent ka, kung commercial. Water, electricity, gas, 'di ba? Maswerte ka kung nagre-rent ka. Ay, kung hindi ka nagre-rent, maswerte ka. Example lang 'to. Okay? Kung yung cake na food cost mo is around 700, ang packaging mo is 100, total mo is 800 pesos. So, pwede mo siyang i-times 3 or i-times 4. Okay? So, kung yung 800 pesos mo, gagawin mong times 3, 2-4 ang bentahan mo. Kung yung 800 pesos mo, gagawin mong times 4, 3-2 ang bentahan mo. So, you have to check every details kung saan mapupunta yung price mo. Here is a good example. So, food cost mo times 3. Yung one part mapupunta sa food cost, pangalawa operational expenses, pangatlo sa markup. Okay yan sa mga home baker. Pwede mo gawing times 3.5. Kung meron kang cake shop, employee, registered business permit na binabayaran, times 4. Para sa inyong pang-apat, para dun sa labor na binabayaran mo at sa mga permits. Minsan nagta times 5 yan, depende sa area. Kung sa BGC ka, Makati ka, tapos yung cake artist na kinuha mo is professional, may certificates, magaling, mas mahal yung bayad doon. Guys, ayan yung pinaka-Facebook page ko ng mga cakes, Chef Jordan's. And then I have a second account which is Chef Jordan, diyan ko ina-upload yung mga videos.
And ito yung YouTube page ko, Chef Jordan Aquilan. So thank you guys and have a blessed day.